ating buksan ang ating mga Bible. In the book of John, 1 John chapter 1, from verse 1 to 3. Basahin natin sa KJV. Sabi sa verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life, which was with the Father and was manifested unto us. That which we have seen and heard, declare unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa iyong paanan, sa luklukan ng awa. Natunay, O Diyos, nakakapagpatuloy kami dahil sa iyong kabutihan at sa iyong kagandahang loob. Sa kaawaan mo na laging bago sa bawat umaga. Ang bawat kahapon ay punong-puno ng pagkukulang ang bawat isa amin, mga pagkakamali na hindi maiwasan dahil sa laman na aming tinitirahan sa ibabaw ng lupang ito. Ngunit alam namin, O Diyos, kagaya ng aming mga napag-aralan sa iyong mga salita, na ang laman na ito na bumabalot sa amin isang araw na kagaya ng muog ng tore na naroon sa panahon ni Joshua ay magigiba, at kami ay makakaparoon sa dakilang pangako na yung inilaan sa bawat isa amin. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, muli naming dalangin, pagpalain mo ang mga salita mo. Yamang kami pinaging dapat muna sa pasimula pa lamang. Pagpalain mo ang bawat sandaling lilipas at gawing karapat-dapat ang bawat isa amin minsan pa sa gabing ito. Aming ipinagkakatiwala ito at itinataas at sinasampalatayanan sa iyong dakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. Salamat sa ating kapatid, Brother Dante, sa isang napakainam na pangunguna. I hope nakatulong sa atin yung aking na-share sa group kanina. Napakinggan niyo po ba yung maikling video clip mula sa Elect Bride Assembly na ipinangaral ng isang elder din na bata pa sa lugar ng Pasig? At bagamat maikli lamang yon, mga kapatid, ay ang Panginoon ay nagpapaalaala. Ang Panginoon ay nag-i-inspire. At sana sa gabing ito, nang tayo ay umawit, mas naiintindihan natin ang ating ginagawa. Yung mga tumutugtog, yung mga tagtataas ng kamay, mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ay naroon ang pagkaunawa at naranasan sa Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. At ito ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ang maranasan natin ang buhay niya. Walang ibang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Yan ay ang maranasan at iparanas ang buhay na mula sa Diyos sa bawat isa atin. Kaya kung titingnan niyo sa inyong mga Bible, sa inyong mga e-sword or my-sword, yung pinaka title niyan, yung 1 John chapter 1 hanggang sa mga sumunod na mga talata, yan ay may pamagat na the word of life, di ba? Kung titingnan nyo sa e-sword nyo, sa my-sword nyo, or maybe sa mga Bibliang libro na aklat na hawak natin, meron po yan na nasa taas na ang salita ng buhay. At yan po ang nais ng Panginoon na may paranas sa atin. So sa gabing ito, mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na dinadala tayo sa higit na pagkakilala sa Kanya. Ilang beses na tayo nagtalakay ng may kinalaman sa Godhead. Siniris na natin to. At nung mga nakaraan ay nagsiris tayo sa buhi at ito'y sinubaybayan natin. Pero habang papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon ay higit din na nais ng Diyos na mas makilala pa natin siya. At masabi ko, mga kapatid, na itong pagpapakilalang ito ng Panginoong Diyos sa atin
ay hindi lamang basta pagkakilala na lamang natin sa Kanya, kundi may kaugnayan na sa relasyon natin sa Kanya. Ibang bagay kasi ang makilala ang Diyos, ang malaman ng Kanyang pangalan, ang makilala Siya. Bagamat ito ay mainam na bagay at ito'y mahalaga, pero ang makilala ang Diyos at makita ang kaugnayan nito sa buhay natin ay higit na mas mainam at higit na mas dakila, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon na nagbigay at nagbuwis ng Kanyang buhay para sa atin. Alam niyo, mga mahal kong kapatid, ang buhay ng mga pinili ng Diyos, ng mga hinirang, na kagaya ng ipinangaral ni Brother Jeric nung nakaraang Wednesday, ang buhay natin ay napaka-precious, napakahalaga. Minsan nasasabi natin, walang kwenta ang buhay ko. Sa mga panahon na napakaraming pagkakamali, sa panahon na napakaraming pagkukulang, at tila ba hindi natin maunawaan ang mga bagay na nangyayari, naiisip natin, bakit ganito? Bakit nabuhay pa ako? Walang kwenta ang buhay na ito. Pero kung atin lamang mapagtatanto, mga kapatid ko, ang buhay na ipinaranas ng Diyos sa atin ay napakahalaga. Napaka-precious, napaka-worth it. Kaya nga yung pangaral din ni Brother Jeric, yung ating fellowship ay very precious. Bakit naging precious ang fellowship? Fellowship na ito, nandun yung mga precious people. Diba? Yung mga pinakamamahal at pinakamahalaga na obra ng Panginoong Diyos. At pinatunayan ng Panginoon kung gaano tayo kahalaga. Ibinigay niya ang Kanyang buhay. Alang-alang sa inyo ng mga pinili ng Diyos, alang-alang sa atin ng mga mananampalataya, na kung tayo ay pinili niya, nang tayo ay magkasala, nang tayo ay mahiwalay sa Diyos, mga kapatid, ipinakita ng Diyos gaano kahalaga ang buhay na meron sa atin. Na nagawa niyang iwanan ang Kanyang trono sa langit, sa mga langit. Nagawa niyang ialay ang Kanyang buhay, nagawang isakripisyo ng Panginoon ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. At tayo nagpapasalamat sapagkat kung wala ang Panginoon na gumawa, mga kapatid ko, wala tayo dito sa gabing ito. So nawa, higit pa natin siyang makilala at patuloy nating maranasan ang kabutihan niya at ang Kanyang kagandahang loob. Nakakapagpatuloy tayo sa bawat araw dahil sabi nga ng awit, ang Kanyang awa, which is ang Kanyang kagandahang loob, ang Kanyang kabutihan, ay laging sariwa sa bawat umaga. So sa gabing ito, napakarami pong announcement, pero ipapahuli natin yan sapagkat mas gusto ko na mas mauna ang salita ng ating Panginoon. So sa PowerPoint na naihanda ko na simple presentation lamang, masabi ko na pwedeng maging series ito, mga kapatid, at inilalagay ng Panginoon sa aking puso na baka ang araw ng mga Miyerkules ay makuha ko. Ipinagpapauna ko na sa mga nakatalaga ng Miyerkules, kung hindi mababago at pipihitin ng Panginoon ang bagay na Kanyang ipinapakita at ipinangungusap. So pwedeng sa susunod ng Miyerkules ay si Brother Ryan pa rin po ang tatayo. At ito ay i-confile natin sa ating YouTube channel. At sana ay masubaybayan natin at ma-share natin sa mga mahal natin sa buhay at sa mga taong gusto nating maabot. So meron tayong pag-uusapan at pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ay ipinangaral ko na sa Ocampo at doon ay general ko itong ipinangaral. Tinapos ko ang buong talata ng chapter 1 at umabot kami sa chapter 2 hanggang verse 2. Pero dito, yung series natin, yung part 1 natin sa gabing ito ay verse 1 lang tayo, mga kapatid. Sa verse 1 pa lang at unang bahagi pa lang ng verse 1 ay isang paksa na pag-aaralan natin sa gabing ito. So, let's proceed sa PowerPoint presentation, Sister Mary Ann. Meron tayong pinaka-main topic at yan ay fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, yung pangaral ko po doon sa Ocampo, yun ay general at evangelism po yun, mga kapatid ko. Kaya mas pinababaw natin, hindi tayo nag-word for word ng ilang mga bagay sapagkat gusto nating abutin at mapukaw ang puso at kaisipan ng mga bisita natin.
At meron tayong subtitle, yan ang part 1. Yan yung nasa verse 1. Sabi diyan, that which was from the beginning. So sa mga nagno-notes, paki-take note mga kapatid. Next slide, basahin natin ulit yung ating pinaka-teksto. Bagamat hindi naman po natin madadaanan sa gabing ito ang lahat ng talatang babasahin natin. Pero dahil ito'y series, masusundan natin ito sa pagpapatuloy sa mga susunod na gawain. Sabi sa verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, and which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of light. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal light, which was with the Father, and was manifested unto us. So ito ay may kinalaman doon sa John 1:1, verse 2, verse 3, na ang buhay daw na ito, ang word of life na ito, ay kasama na ng Ama. At ito daw po ay eternal life. At siya daw ay nagbuhat sa pasimula. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi sa verse 3, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. Ito po, napaganda nito mga kapatid ko. Itong karanasan ni Apostol Juan at ng iba pang mga apostol, sapagkat hindi lamang siya ang nakaranas nito, sapagkat ang sabi niya sa mga pangungusap na pinapakita dito, we have seen it. So hindi niya sinabing, I have seen it. We have seen it. Sabi pa niya dito, declared we unto you, that ye also may have fellowship with us. So anong fellowship ang tinutukoy ni Apostol Juan? Sabi niya, and truly our fellowship, ang kanilang pakikipag-isa, ang kanilang pagkakaisa, pakikisama, ay nasa Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. So naranasan po nila yung pangako ng ating Panginoon na ang sino mang iibig sa Panginoon at susunod sa kanyang mga salita, ang Ama ay mananahan sa kanila. Nagawang ibuwis ng mga apostol ang kanilang buhay, nagawang ialay ng mga apostol ang kanilang buhay, sapagkat naranasan nilang ibigin ng Panginoon at sundin ang kanyang salita. At ang Ama ay nalugod sa mga apostol at sila'y tinahanan. At nagkaroon ng fellowship, isang totoong fellowship ang mga lingkod na ito ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. So bagamat ang Espiritu ng Ama at ang Espiritu ng Anak ay naroon sa mga apostol, pero nanatili pa rin silang tao. Di ba? Tao pa rin sila. Ang tao ay tao, ang Diyos ay Diyos. Kaya maraming nalilito sa Godhead, mga kapatid ko, na tila ba ang persona ng Panginoong Diyos ay lubusan ng nahayag sa nobya o sa mga tao. Totoo na kasama natin ang Panginoon, at isang araw, bago ang pag-agaw, ang Ama ay malulugod sa atin at matutupad ang sinabi ng ating Panginoon na ang Ama ay tatahan sa mga mananampalataya, at ang Diyos na kinilala ng ating Panginoon bilang Ama na nalugod sa Kanya, na sinabi sa kasulatan na this is my beloved Son whom I will please, ay gayon ang ating mapapakinggan sa mga panahon na darating, mga kapatid. At ang pakikisamang ito ay napakahiwaga. At sa mga susunod marahil ay pag-uusapan natin to, ang patungkol sa pananahanan ng Ama at ng Anak sa mga mananampalataya. At tinatawag din po itong fellowship, pakikipag-isa o pakikisama. So next slide, Sir Mary Ann. So may mga naka-highlights tayo dyan, mga kapatid, at hindi ko na po iisa-isahin muna yan. Next slide. So yung nasa verse 1, mayroong limang bahagi na ipinakita ko nung nakaraan. Sabi sa verse 1, that which was from the beginning, siya nagbuhat sa pasimula, napakinggan,
ng mga apostol, nakita ng kanilang mga mata, napagmasdan nila, at kanilang nahawakan. At ito daw po ay ang salita ng buhay, at ito'y walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. At next slide, ito yung unang bahagi ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Yung unang bahagi na nagsasabing that which was from the beginning, siya na naroon sa pasimula. So walang ibang tinutukoy ang Biblia, mga kapatid ko. Walang ibang tinutukoy dito sa Apostolo 1 kundi ang anak ng Diyos. Ipinangaral ko na to dati, tinuro ko na at hihimay-himayin natin sa gabing ito. Siya yung tinatawag na the Logos, ang salita, na hindi basta salita lamang. Ito yung binanggit kanina na the word of life, salita ng buhay. At may kahulugan ito mula sa Gregong salita na thoughts express. At kung titingnan niyo, yung Logos na kadilaw, yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung natatandaan pa niyo yung color coding natin, nasusundan niyo po ba? Yung kulay blue, mamaya may mga nakakulay blue, ay nagre-represent sa Ama. At itong kulay orange or tila ba kulay brown ay nagre-represent sa visible na kalagayan. Kaya yung Logos, yung anak ng Diyos na Espiritu na may taglay na buhay sa kanyang sarili, na tinatawag na banal na Espiritu, banal na buhay, walang hanggang buhay, ay nahayag, nag-manifest. At ang sabi ni Apostolo Juan, aming nakita, aming napagmasdan, o aming narinig, nakita na pagmasdan at aming nahawangan. At ito po ay ang buhay, ang salita ng buhay. At ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tinutukoy pa na nagpasimula, na buhat sa pasimula, which was from the beginning, ay ito'y ang Diyos na nahayag. God was manifested. Ibig sabihin sa eternal na kalagayan, mga kapatid, bagamat ang attribute ng pagiging Diyos ay naroon na sa Ama na walang hanggan. Pero dumating ang isang panahon nang magpasimula ang talaan ng mga panahon at oras, God was manifested. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay nahayag, nagkaroon ng kahayagan ang Diyos. At ang Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang anak. Andiyan pa po ba kayo, mga mahal kong kapatid? Ang Diyos Ama, na kailanman ay hindi natin makikita, invisible siya, eternal, na ibig sabihin walang pinagmulan, hindi natin matutukoy ang kanyang pinagmulan, ay nahayag. Nahayag siya sa napakadakilang obra. At ito'y walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. At itong nahayag na Diyos, na bagamat naroon na ang attribute sa kanya nung siya'y walang hanggang spirito pa na hindi nakikita, nahayag siya upang siya ay sambahin. God as God to worship. Pag pinag-usapan po ang Diyos, mga mahal kong kapatid, ang salitang Diyos na nakakabit sa Diyos Ama na nahayag sa ating Panginoong Hesukristo, ang pinaka-main purpose ay para siya isambahin. Kaya nga nandito tayo para sumamba sa Kanya. At ang dictionary ay nagbibigay ng kahulugan sa atin that God means object of worship. When God was manifested, nang ang Diyos Ama ay mahayag, naging visible na makikita, nagkaroon ng katawan, ay magpapasimula na nais ng Diyos na siya ay sambahin. Isang Diyos na sinasamba. At dito sa ikatlong bahagi, ito'y binanggit ko ng binanggit ng nakaraang Sunday, na ang isa pang tinutukoy na buhat sa pasimula ay ang Diyos na manlilikha. Diba? Ang Diyos na manlilikha. God the Creator. At ang Biblia ay nagpahayag sa atin na ang lumikha ng lahat ng mga bagay ay ang anak. Ang lumikha ng lahat ng mga bagay ay ang ating Panginoong Hesukristo.
At dito sa ikaapat na bahagi ay makikita natin na merong luklukan ang Diyos. At yan ay nasa langit ng mga langit. Diba? Merong third heaven, merong tatlong langit. First heaven, second heaven, third heaven. At yung tinatawag na third heaven, mga mahal kong kapatid, ay tinatawag din na seventh dimension. So I hope na alam natin ang mga bagay na ito. At naroon ang ating Panginoong Hesukristo na ngayon ay nakaluklok sa kanyang trono. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoon ay nakaluklok sa kanyang trono sa mga langit? Pero buhat pa sa pasimula, nakaluklok na po siya. Bago pa nilikha ng Panginoong Diyos ang mga anghel, mga kapatid ko, kung paano ang tao bago nilikha ay naunang inayos ng Panginoon ang langit at lupa, the first heaven and the earth, ay gayon ang ginawa ng Panginoong Diyos sa ikalawang langit at sa unang langit. Kaya nga diba, kung matatandaan nyo yung aking pangaral, doon sa buhi, yung aking pagtuturo, nang sabihin sa pasimula sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the universe. Andon yung lahat na pagmumulan ng lahat ng mga bagay. At ang Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid, ay naroon sa kanyang luklukan. At sa ikalawang bahagi ng mga langit ay kanyang nilikha ang mga anghel. Doon sa unang langit, wala siyang kasama. Siya lamang ang naroon. At naroon ang kanyang trono. At sa medyo ibaba, sa kanyang paanan, ay naroon ang ikalawang langit na kung saan ang mga anghel ay naroon na araw at gabi ay nagpupuri sa kanya. At siya'y pinasimulang sambahin ng mga anghel na kanyang nilikha. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid ko? At nagpasimulang makilala siya na nag-iisang Diyos. Bagamat wala pa ang tao, ang naroon pa lang ay ang mga anghel. Nakilala na siya ng mga anghel at kahit ng mga anghel na naging demonyo na siya ang nag-iisang Diyos. At dumating ang araw na ang nag-iisang Diyos na ito na lumikha sa tao, sa unang taong si Adan at si Eva, ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel. Ang Diyos ng bansang Israel. At ang naging Diyos ng mga Old Testament prophets and Old Testament saints. So saklaw ng bahaging ito sa unang bahagi ng verse 1, yung kaisipan at kapahayagan na meron si Apostol Juan nang sabihin niya, that which was from the beginning. Malinaw kung ano ang tinutukoy ni Juan na minamahal. Hindi lamang siya nagsasalita, hindi lamang sila sumulat na merong isang nagbuhat sa pasimula. Alam nila kung sino ito. Meron silang kamalayan, meron silang kapahayagan, meron silang kaunawaan ng makalangit na ang tinutukoy nila na buhat sa pasimula ay walang iba ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga nito, mga kapatid ko. Ang iglesia ni Manalo, iniisip nila ang ating Panginoon, tao lamang. At dito po sa end time, mga kapatid ko, may mga grupo po na ang paniniwala ang ating Panginoon ay nag-exist lamang 2,000 years ago. Pero ang ating Panginoon, siya ang nagbuhat sa pasimula. Malinaw po ba yun sa atin? At ito ang kapahayagan na meron si Apostol Juan. So dito pa lang sa unang bahagi, isang topic na ito. Dadahan-dahanin natin ito. Hindi ko pagsasamasamahin yung mga nasa sumunod ng mga bahagi hanggat maaari, mga kapatid, upang maintindihan natin. At marireview natin ito ng paulit-ulit sapagkat ito ay nakarecord. At salamat sa Panginoon sa gadgets, sa mga technology na meron tayo na mas mapapadali ang pag-aaral natin, ang pagre-review natin sa mga pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. So ang tinukoy ni Juan na minamahal na buhat sa pasimula ay walang iba ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Nakalaunan ay sinabi niya na kanilang ibinabalita. At meron silang kamalayan sa lumang tipan, sa mga aklat ng mga propeta, sa sulat ni Propeta Moses,
sa mga naisulat ni Haring David, ni Haring Solomon, naisulat ng mga iba pang minor prophets. At isa sa masabi ko na nauunawaan ng mga apostol ay ang mga talatang ito na babasahin natin sa sumunod na slide. Sabi sa Proverbs chapter 8 verse 22 to 23. Makikita niyo po diyan na may nakakulay blue. At uulitin ko, yung color coding natin, pag nakakulay blue, ang tinutukoy diyan ay ang Diyos Ama. So huwag kayong mako-confuse, mga kapatid ko. Naway maging matalas ang ating pakikinig at naway mayroong pagpapakumbaba sa ating puso na maalis ang mga pag-aalinlangan at pangangatwiran sa oras na ito. Sabi sa verse 22, pamilyar ang mga apostol sa mga talatang ito sapagkat biasa sila. Sa lumang tipan, meron silang aklat na sinusundan noong unang panahon. Sabi sa verse 22, the Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. Merong tinutukoy dito. Bagamat ang sumulat nito ay si Haring Solomon, pero kung babasahin niyo mula sa verse 1 hanggang sa mga hulihang mga talata ng chapter 8, ang tinutukoy dito, ang persona na narito, mga mahal kong kapatid, walang iba. Ang Panginoong Hesukristo. Na kung saan pinuses ng capital L-O-R-D na ito. Bagamat sa ilang mga sa unahang mga talata may sinabi niya, may pangalan na sinabi, I, wisdom. Ako. Tingnan mo, Sir Mary, punta tayo sa e-sword natin. Adlib tayo ng konti. I-take note nyo na lang, mga kapatid, chapter 8 ng Proverbs, para basahin nyo mula sa verse 1 at inyong makita na ang tinutukoy dito ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo po sa verse 11. Sabi sa verse 11, sa English, Sister Mary Ann, I'm sorry, verse 12 na lang, verse 12. Sabi sa verse 12, I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge of witty invention. So sabi dito, ako ang karunungan na tumatahan sa kagalingan. So walang ibang tinutukoy dito, mga mahal kong kapatid, ay ating Panginoon sa pagpapatuloy pa sa verse 14. Sabi pa niya, nagpapakilalang I wisdom, sabi sa verse 14, counsel is mine and sound wisdom. I am understanding. I have strength. So, sa palagay niyo, sino po yan na nangungusap? Yan ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi na Apostol Pablo, ang ating Panginoon ang karunungan ng Ama. Siya ang karunungan, siya ang kalaman, siya ang kalakasan, siya ang kapangyarihan, siya ang karangalan, siya ang kabanalan, siya ang kaluwalhatian, siya ang lahat. Siya ang nag-express na kung ano ang meron sa Ama, mga mahal kong kapatid. At ang sabi pa sa verse 17, sabi niya, I love them that loves me, and those that seek me early shall find me. So sino yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? I hope so. So balikan natin yung ating PowerPoint presentation. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. So I hope na yung bawat salita na nariyan ay bantayan yung maigi, mga kapatid ko. Brother Joshua, tingnan mong maigi. Bawat salita, napakahalaga na yan, mga kapatid ko. Huwag niyong sayangin yung pagpunta niyo dito. Huwag nating sayangin yung pagparito natin, pakinggan nating maigi, bulayin natin upang ang mga salitang ito nating pinag-aaralan ay tumimo sa ating mga puso. Sabi diyan, I was set up from everlasting, from the beginning,
or ever the earth was. So, kapag nakita niyo ang bawat talata, mga mahal kong kapatid, at titingnan natin ang mga susunod pang mga talata, mapagtatagpi-tagpi natin, mapag-uugnay-ugnay natin ang hiwagang ito na nahayag sa mga apostol. Next slide. Yung kulay blue, sabi ko nga, yan ay tumutukoy sa Ama. Kaya yung salita na Lord, yan mga mahal kong kapatid, naka-capital L-O-R-D, yan ay galing sa salitang apat na letra lamang. Y-H-W-H. At sa marami pang version ng Biblia, dahil nga meron ng mga nag-translate, ibang mga version, at para mas madaling maunawaan, mabigkas, ito yung pinagdidibatihan, pinagdidiskusyonan ng maraming mga reliyon sa panahon natin at kahit man ng mga panahon nakalipas, sapagkat itong apat na letrang ito ay dinagdagan po ng vowels. Mapa-English man o mapa-Tagalog. Di natin alam yung salitang Yahweh, di ba? Yung Jehovah. Yan ay Jehovah. Jehovah. Na yung word na yan na YHWH, mga kapatid ko, ang ibig sabihin, the self-existing one. At ang tinutukoy po dyan ay walang iba ang Diyos Ama. Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? Kaya sabi dito, merong nagposes sa kanya na nagpasimula nung mga palahong nagdaan na bago pa i-express ng Ama ang lahat ng kanyang gustong gawin sa ibabaw ng lupa o sabihin natin sa buong sangkalawakan ay merong isa na nakaranas ng tinatawag na position. Possess. Familiar tayo sa salitang possess, mga kapatid ko. At kung ito'y hahanguin natin at kukunin natin sa orihinal na salita mula sa Hebreo na salita, ang salitang possess ay galing yan sa Hebreong salita na kana. Kana. Nang ibig sabihin, get, acquire, and create. Kinuha, at nilikha. So, napakalinaw mga mahal kong kapatid na ang tinutukoy dito sa mga talatang ito na tinatawag na in the beginning of his way, yung pagsasakatuparan ng Ama, yung pag-express ng Ama buhat sa kanyang kaisipan, ang pinakauna na naroon sa pasimula ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo na inari ng Ama. Nang ang Ama ay manahan sa anak, sa katawan na kanyang pinalitaw mula sa eternal, ito'y kanyang naging pagmamay-ari. Kung kahit ang Ama at ang anak ay iisa. Ang nagmamay-ari sa anak, ang lumikha sa anak, ang nagsilang sa anak, ang nag-express sa anak ay walang iba. Siya, nasabi dito, the self-existing one, ang Diyos Ama. So, I hope malinaw, mga kapatid ko. Next slide, Sir Mary Ann. Sabi pa po sa verse 23, I was set up from everlasting. Yung I na yan, yung sinasabing I wisdom, I understanding. Yung napapakilala kanina, sabi niya, I was set up from everlasting. From the beginning, or ever the earth was. So take note for sa word na sumunod, mga kapatid, yung ever the earth was. Sapagkat yan ay mauulit sa bagong tipan. At mismo ang ating Panginoon ang nagsalita niyan. Dito, tila ba hindi pa natin matukoy ng Panginoon ito na nagsasalita. Pero kung tayo ay meron ng kapahayagan, alam natin na ito'y ang ating Panginoon na nagsasalita dito. Siya ang karunungan ng Diyos Ama. Na siya ang nagbuhat sa pasimula na sinasabi ni Apostol Juan. So ang salitang set up ay galing sa Hebreong salita na nasak, nang ibig sabihin ay to pour out.
to offer and to anoint and to set. Pagkatapos na siya'y ipuses, pagkatapos na siya'y ariin at angkinin, nang ang ama ay manahan sa anak, kanya itong niluwalhati. Kanya itong inanoint, ito'y kanyang glorify, kanya itong kung merong kauna-unahang inalay, mga mahal kong kapatid. Doon pa sa pasimula ay meron ng inalay. At ang unang nag-alay, at ang unang inalay ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. To anoint. At actually, yung salitang set ay pang-apat lamang. Yung unang tunay na, ang unang kahulugan ay pinapakita sa Hebreo ay to pour out. Pangalawa, to offer. Yung pangatlo ay to anoint. At pang-apat lamang yung to set. So, saan ba sinet ang ating Panginoon? Napakalinaw kung saan pinahira ng ating Panginoon. Inanoint siya. Sa pasimula pa ay inanoint na siya. Pag sinabing inanoint, mga mahal kong kapatid, merong kapangyarihang ibinigay sa iyo. Kapag ang isang hari ay pinahiran, kapag pinahiran ka na, di ba, bago maging hari ang isang hari, maging pari ang isang pari, pinapahiran sila. At ang ating Panginoon, siya ang kauna-unahang nakaranas ng pagtatalaga. Siya ang kauna-unahang nakaranas ng pagpapahid, mga mahal kong kapatid. At ibinigay ang atas. At ang atas na ibinigay ng Ama, mga mahal kong kapatid, ay yung maging Panginoon ng mga hukbo. Ang maging hari ng mga hari. Malinaw ba? Ang maging pari. Nabuhat pa sa pasimula ay pari na siya. Nabuhat pa sa pasimula ay hari na siya. At ito'y walang iba ang ating Panginoon na nasa pasimula na ito ang kapahayagan na meron ang mga apostol. Tingnan niyo ang John 17:5, mga kapatid ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nabantayan niyo yung salita na sinabi doon, bagamat ang ginamit na salita ay earth, ever the earth was, pero nang ating Panginoon ay mangusap habang siya'y nananalangin kay YHWH, ano? Yung, ayaw kong magkamali, mga mahal kong kapatid. Kay YHWH. Sa Diyos Ama, sabi ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, and now, O Father, glorify thou me, anoint me. Nakuha niyo po ba? Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Nakita niyo po ba yung pagkaparallel, yung comparison do sa binabasa natin sa Proverbs chapter 8 verse 22 and 23? Nakita niyo po ba, mga kapatid ko? Ngayon ang nangungusap na mismo ay ang ating Panginoon. Ang kanyang panalangin ay ang kaluwalhatian, ang anointing, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan na kanya nang tinaglay, na kanya nang naranasan bago pa ang mundo ay nagkagayon. So malinaw na ang nakita at nakilala ng mga apostol ay ang ating Panginoong Jesucristo na tinutukoy nila na nagbuhat sa pasimula, mga kapatid ko. Tingnan niyo ang sumunod na slide. Hindi natin masisisi ang ilan na mabansagan na the tulers. Sapagkat sa banal na kasulatan ay mababasa natin ang mga pangungusap na ito, mga kapatid ko. Sa Psalms 110 verse 1 hanggang verse 7, sabi po sa verse 1, YHWH, itong nasa verse 1 na yung capital L-O-R-D, ito yung ating Diyos Ama. Sabi sa verse 1, the Lord said unto my Lord, set thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. The Lord, ang Diyos Ama, shall send the rod of thy strength out of Zion. Alam niyo po ba kung anong tinutukoy dito? Ang millennium.
Di ba? Nasusundan niyo po ba? Kung nababasa natin ang mga talata sa banal na kasulatan at nasusundan pa natin yung mga pinag-aralan natin dati, itong tinutukoy dito sa verse 1, tinukoy ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, tinukoy ito sa Book of Revelation na ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay tutungtungan niya ang kaaway. At siya'y maghahari, siya'y may kapangyarihan at kalakasan ng Rod of Iron. Revelation chapter 11, mababasa po natin yan. Kasabi dito, ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanya, the rod of thy strength out of Zion, rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power. So meron pong tinutukoy. Sabi doon, ang iyong mga tao ay magiging willing. Magiging, ang Tagalog ng willing, magiging handa, magkukusa. Merong kalayaan, merong kagaanan na sa araw ng paghayag ng kapangyarihan ng ating Panginoon ay naroon ang yung kasiyahan, kagalakan nasa kanilang puso. Sa araw ng paghahari ng ating Panginoon, sa panahon na kanyang tatapakan ng kaaway at siya'y maghahari sa loob ng 1,000 taon, ang kaaway ay nasa talampakan ng ating Panginoon, walang magagawa. Di ba? Ang kaaway ay nasa ilalim ng kalaliman, sa bottomless pit, 1,000 taon na naroon siya kasama ang kanyang mga kampon. At ang ating Panginoon ay nagahari dito sa ibabaw ng lupa na ang mga kampo ng kaaway ay walang magawa. Kaya sa araw ng milenyum, wala nang, di ba? Sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, wala nang kapangyarihan ng kaaway. At sa araw na yan, ang mga taong pinili, ang mga anak ng Diyos ay merong kahandaan sa araw ng pagpapahayag at pagpapakilala ng Panginoon, una ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa ay ang kagandahan na naroon sa kanyang kabanalan. Nandiyan pa po pa kayo, mga mahal kong kapatid. So, ang tinutukoy dito ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan natin yung aral na two lords, andito kasi. Di ba? The Lord said unto my Lord. At kung hahanguin natin yan sa original na salita, yung capital L-O-R-D na yan ay Y-H-W-H. At itong Lord na maliit na letra ay iba po yung pagkakasulat niyan. Nang ibig sabihin ay literal na Lord at Master. At yan ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pagdating sa bagong tipan, bakit ang kapahayagan ng mga apostol ay meron lamang isang Lord? Bakit meron lamang kapahayagan na merong isang Diyos, ang Ama, na nagmula sa Kanya ang lahat ng mga bagay? Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, sa gaya ng atin, meron lamang tayong isang Diyos, ang Diyos Ama. At meron lamang isang Panginoon, si Jesucristo. So, kung meron tayong kapahayagan, mga mahal kong kapatid, alam natin na itong Lord na ito ay yung attributes ng Ama na nahayag sa Kanyang anak. At kung mag-word for word tayo dito, word for word, na hindi natin maunawaan, ay magkakaroon din po ng dalawang Diyos. Dahil sa aklat ng Hebrews, sabi na po si Pablo, nang siya'y sumulat, meron siyang kinot. At kahit pa ng ating Panginoon, sabi niya, ang Diyos Ama, sabi niya, ang Diyos ko na Diyos ninyo. Ang ating Panginoon, meron din kinilalang Diyos. Kasi andun talaga yung attributes ng pagiging Diyos sa Ama. Pero ito'y nahayag sa Kanya. Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? Nang sumulat si Pablo sa mga taga-Hebrews, sabi doon, mamaya, kung hindi ako nagkakamali, ay mababasa natin, may binanggit doon na, at sinabi niya, kaya mamaya na lang yon, mga kapatid ko. Next slide tayo. May kadugsong pa, sabi sa verse 4, the Lord has sworn, ang Ama ay sumumpa, and will not repent. Thou art priest forever after the order of Melchizedek.
The Lord, yung hindi nakakapital lahat, the Lord at thy right hands. Di ba? Merong tinatawag na kanang kamay ng Diyos Ama, pero hindi yan literal na kanang kamay. Sabi diyan, the Lord, ang ating Panginoon ang tinutukoy na nasa kanang kamay ng Diyos Ama. Siya, sabi dito, He will strike through kings in the day of His wrath, and He shall judge among the heathen, and He shall fill the places with the dead bodies, and He shall wound the heads over many countries. Alam niyo ba kung kailan ito? Sa panahon po ng Battle of Armageddon. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid ko? Isinet up ng Diyos Ama ang ating Panginoon, inordain, itinalaga ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo na maging pari at maging hari. At darating ang isang araw ng kanyang pagiging pari, sabi dito, kagaya ng pagkapari na naroon kay Melchizedek, na nakilala ni Abraham, na namit ni Abraham, na ibinigay niya ang kanyang ikapo, nagbayad siya. Ibinigay niya ang kanyang taxes. At sabi ng Apostle Pablo sa Hebrews chapter 7, pati si Levi na nasa balakang ni Abraham ay nagbigay na, nagbayad na ng taxes. Kung kaya't ang namit ni Abraham nung panahon na yon na tinawag at nakilalang Melchizedek ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba, mga mahal kong kapatid? Ang Panginoon na nasa kanang kamay ng Diyos Ama, ang maghahari. Tingnan nyo, mga kapatid ko, the Lord at thy right hand shall strike true kings in the day of His wrath, and He shall judge among the heathen, and He shall fill the places with the dead bodies, and He shall wound the heads over many countries, and He shall drink of the brook in the way, therefore shall He lift up the head. So walang ibang tinutukoy dyan ang ating Panginoon na siya'y magja-judge, hallelujah, na kanyang susugatan ang maraming mga bansa, sapagkat dumating na ang kanyang kagalitan. At ang tawag diyan ay the day of the Lord. The great judgment, mga mahal kong kapatid. Malinaw po ba? Okay, next slide. Sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 12, sabi sa verse 1, ito, tingnan ninyo, nakakulay blue ulit, mga kapatid ko. Sapagkat ang tinutukoy diyan ni Apostle Pablo ay walang iba, ang Diyos Ama. Sabi sa verse 1, God, who at sundry times and in divers manners speak in time past unto the fathers. Ang tinutukoy ay ang mga Israelites people. Ang tinutukoy ay ang mga Old Testament saints sa panahon nila Abraham at sa mga panahon ng propeta. Ang Diyos daw nung unang panahon ay nagsalita sa iba't ibang paraan sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. So yun po pala yung paraan ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, mga mahal kong kapatid. At sa verse 2, has in these last days, na itong last days na ito ay hindi tumutukoy lamang sa panahon natin. Sapagkat ang last days na ito ay nagpasimula pa sa panahon ng mga apostol. Ang timeline, mga mahal kong kapatid, ang countdown ay nagpasimula sa panahon pa ng mga apostol. Kaya kahit man sila, kakakyat pa lamang ng ating Panginoon ay naghihintay na sila sa pagbabalik ng Panginoon, sapagkat alam nila na ang panahon na kanilang kinabubuhayan ay bahagi na ng huling mga kapanahunan. Ang panahon natin ay nasa pinaka-peak na, nasa pinakadulong bahagi ng mga kapanahunan. Sabi sa verse 2, has in these last days spoken unto us by His Son. Sa lumang tipan ang usap ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, sa pamamagitan ng mga propeta. Pero nang pumasok ang bagong tipan, yung sinasabi ni Juan na kanilang narinig,
na kanilang nakita ay ito rin po yung tinutukoy na Apostol Pablo na nagsalita sa kanya at nagsalita sa kanilang panahon at patuloy na nagsasalita hanggang sa ating panahon. Sabi dito, has in these last days spoken unto us by His Son whom He has appointed. So yung word na appointed na yan, mga mahal kong kapatid, ay walang pagkakaiba yan doon sa salitang binasa natin kanina sa Proverbs, I was set up. Malinaw po ba? Iba-ibang salita, pero isang kahulugan. Ang pagkasulat na nasa lumang tipan mula sa karunungan na ibinigay ng Panginoon kay Haring Solomon, sabi doon na isulat yung pangungusap na patungkol sa ating Panginoon, I was set up. Pero ang ginamit naman na salita na Apostol Pablo, sabi dito, whom He, ang Diyos Ama, na nag-set up, na nag-appoint, nag-ordain sa ating Panginoon upang maging tagapagmana at maging tagapag-ari ng lahat ng mga bagay. By whom also He made the worlds. Sa kaisipan ng Ama, mga mahal kong kapatid, mula sa eternal, isinet up niya, inordain niya, inappoint niya, pinahiran niya, itinalaga niya ang kanyang anak na maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay. At ang mga bagay daw na ito, ay siya rin po ang gumawa. Sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power when He had by Himself purged our sins sat down on the right hands of the majesty on high. So nakikita niyo po ba yung parallel sa Proverbs, mga kapatid ko? Nasusundan niyo po ba? Kung aatras tayo ng konti sa slide natin sa verse 5 o sa dito sa Psalms, sabi sa verse 5, Sir Merian, atras mo ng isang slide. Sabi doon, ni Haring David, sapagkat ito'y awit, ni Haring David, prophetic song, na nagsasabi diyan, the Lord at thy right hands. Ang Panginoon na nasa kanang kamay ng Diyos Ama, pagdating sa sulat ni Apostol Pablo, na siya daw po ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos Ama, na siya ang kahayagan, siya ang imahe ng persona ng Diyos Ama, at siya ang humahawak sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mahugasan ng kasalanan sa pasimula pa. Nakagaya na sinabi sa aklat ng Book of Revelation, the Lamb was slain before the foundation of the world. Sabi dito, nang mahugasan ang kasalanan, nang ma-purge ang kasalanan natin, siya ay umupo sa kanang kamay sa kaitaasan. So, dati pa ang ating Panginoon nakaupo na doon, mga mahal kong kapatid. At nang siya'y magkatawang tao, nang tayo'y kanyang iligtas, na bagamat buhat pa sa pasimula, ay naranasan natin ang kaligtasan ng katubusan, pero nang ito'y maging realidad, ang ating Panginoon ay muling umakyat sa karangalan ng Ama sa kaitaasan, siya yung naroon sa trono, siya yung naroon sa luklukan. Siya'y umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. Ang tinutukoy dyan ay walang iba, yung karangalan, kapangyarihan, at kapamahalaan na meron sa Ama na nahayag sa ating Panginoong Hesukristo. So yung ilang mga bagay dito, ilang bahagi ay alam na natin patungkol sa image of His person. Malimit na po natin itong talakayin. Next slide tayo, Sir Marianne, verse 4. Sabi pa sa verse 4, being made so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they. So ang ating Panginoon daw ay higit na mas mataas sa mga anghel. At siya ay nagtaglay, nag-ari, tumanggap. Diba? Sabi doon, sa binasa natin sa Proverbs kanina, mga kapatid ko,
Siya ay itinalaga. Siya'y nagtaglay. Sabi dito, ang isa sa tinaglay ng anak ng ating Panginoong Jesus ay ang pinakamarilag at pinakamagandang pangalan o pagkakakilanlan. Ang ating Panginoon ay nagtaglay, nag-ari, He obtained a more excellent name than they sa mga anghel. So sa palagay niyo, ano ang tinutukoy na excellent name na higit sa mga anghel? Diba? Sa verse 5, sabi sa verse 5, for unto which of the angels said he at any time, thou art my son. This day have I begotten thee. So alam niyo po ba kung anong pinakamarilag na pangalan na meron ng ating Panginoon? Ang pagiging anak. Sa lumang tipan, hindi pa natin nabasa ang pangalan na Jesus. Pero sa pasimula, siya'y kinilala ng anak ng Diyos. Sabi pa ng ating kapatid, Brother Alex, nung magturo siya, ang pangalan ay napakalawak. Ang pangalan ay pagkakakilanlan, mga mahal kong kapatid. Hindi lamang yan basta isang pangalan, sapagkat ang pangalan ay nagtataglay ng napakalawak na bagay na napakaraming nariyan sa pangalan na yan. At isa sa meron sa pangalan na tinaglay ng ating Panginoon na bagamat hindi pa nai-express ito sa panahon ng lumang tipan, at ito'y nahayag lamang sa ating panahon nang ang ating Panginoon ay dumating sa ibabaw ng lupa nang siya'y magkatawang tao, yung pagiging anak ay naroon na sa kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang pagiging anak ng Diyos ay naroon na. At kailanman ay hindi tinawag na anak ang mga anghel, mga kapatid ko. Yung ating Panginoon, isa sa meron sa kanyang pangalan, na attribute o sabi natin yung kahayagan ay ang pagiging anak. Ang sabi pa dito, sa verse 5, for unto which of the angels said, he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee. So take note for that. May panahon sa pasimula na ang anak ay isinilang. Mula sa Ama, ang ating Panginoon ay ipinanganak, mga mahal kong kapatid. Yung kinilalang anak ng Diyos sa pasimula ay isinilang. This day have I begotten thee. Kaya ang ating Panginoon ay tinawag na the Alpha, the beginning. Siya ang pasimula mula sa eternal. Ang Ama kailanman ay hindi natin matutukoy, pero ng ating Panginoon ay ipanganak ng Ama. Siya yung tinawag na the Alpha, the beginning. Ang ating Panginoon ay iniluwal sa kaisipan ng Ama. I hope nasusundan nyo, mga mahal kong kapatid, hindi po literal lang anak ang Diyos Ama, kundi nahayag sa kanyang kaisipan. I hope malinaw. Mula sa eternal na spirito ay merong na-express, merong lumitaw, mga mahal kong kapatid, merong nahayag. At ang unang binabanggit dito, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. At tinaglay niya ang katawan na maluwalhati. At siya'y inordain na maging hari, maging pari, maging Panginoon ng lahat. Sabi pa dito sa pagpapatuloy, in again, and I will be to him a father, and he shall be to me a son. So meron po talagang father and son relationship, mga kapatid ko. At hindi natin ito matututulan. At pagdating sa verse 6, tingnan niyo, and again, and again, when he brings in the first begotten into the worlds. Ano naman po ang tinutukoy dito ni Apostle Paulo? At narito muli nang kanyang dalhin ang kanyang ipinanganak, ang kanyang panganay, ang kanyang bugtong na anak. Di ba, bago siya naging panganay, bugtong na anak siya. Siya ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Pero dumating ang araw, sabi ni Apostle Pablo, siya ay naging panganay sa lahat ng magkakapatid.
sapagkat tayo yung mga anak din ng Diyos. Kaya sabi dito, and again, ngayon, muli ng kanyang dalhin ang first begotten. Hindi po only begotten, kundi first begotten na. Sapagkat ang ating Panginoon ay dalhin ng Diyos Ama sa ibabaw ng lupa. Nang ang Panginoon ay magkatawang tao, mga mahal kong kapatid, may mga susunod na sa kanya. Nasundan niyo po ba? Sabi niyan, in again, when He brings in the first begotten into the world, He says, and let all the angels of God worship Him. Kaya nga ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, after 40 days and after 40 nights of fasting, nang siya'y ilid ng Ama sa ilang, nang siya'y subukin, mga mahal kong kapatid, at nang siya'y magtagumpay, ano sabi ng Biblia? And the angels worship Him. Sinamba po ng mga anghel ng ating Panginoon, bagamat nasa pisikal na katawan. Sapagkat alam ng mga anghel, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ay siya pa rin yun na naroon sa pasimula, nakasama nila. Doon sa trono, ay walang nakaluklok. Sapagkat iniwan ng Panginoon ang kaniyang karangalan, iniwanan niya ang luklukan, ang Ama ay nanatili na eternal sa dakong kaitaasan. Kaya ang ating Panginoon, kapag nananalangin, tumitingala ang kanyang kinakausap ay ang Ama na naroon sa eternal na kalagayan. Ang Ama na naroon sa luklukan na hindi nakikita at hindi makikita kailanman. At ang kanyang katawan na maluwalhati, ang kanyang bugtong na anak, na kinilala ay naging pangunahin na sa mga isinilang nang dalhin sa ibabaw ng lupa nang ang ating Panginoon ay magkatawang tao nang siya'y magtagumpay. Kahit man ang mga apostol, ang mga disipulo ay ginawang sambahin ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Sapagkat alam nila ng ating Panginoon ay ang Diyos na nahayag sa laman. Kaya ano sabi na Apostoluan? Sino man na magsabi ng Diyos ay hindi nahayag sa laman, sila ang Antikristo. Sabi pa na Apostol Pablo, great is the mystery of godliness. God was manifested in flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang Panginoong Diyos na maluwalhati, nataglay ang kapangyarihan ng Ama, nakaluklok sa kanan ng kapangyarihan at karangalan ng Ama. Dumating ang araw na hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya ang pagiging Diyos. Hallelujah. Siya'y nagkatawang tao. Pero bagamat ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, sinamba pa rin siya ng mga anghel. Sinamba pa rin siya ng mga demonyo. Sinamba pa rin siya ng mga disipulo. Even the demons worship the Lord. Kapag ang Panginoon ay dumarating, ang mga demonyo ay walang magawa. Nanginginig sila. Natatakot sila. Sapagkat alam nila kung sino ang nasa kanilang harapan. Ang anak ng Diyos. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Ang anak ng Diyos na nagbuhad pa sa pasimula, nakasama ng Ama. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Hallelujah! Sa pagpapatuloy sa verse 7, and of the angels, He says, who makes His angels spirits and His ministers a flame of fire. But unto the Son, He says, sabi pa ng Apostle Pablo, sa anak ay sinabi, ang yuklukan, O Diyos. Sino pang nagpapahayag? Ang Ama. But unto the Son, He says, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even Thy God, has anointed Thee with the oil of gladness. So, dito yung word na anointed.
na nabasa din natin kanina sa Book of Proverbs. Nasundan niyo ba, mga mahal kong kapatid, yung word na possess? Siya'y inari, siya'y inangkin, siya'y pinahiran. At sa pasimula pa, ang ating Panginoon ay pinahiran na ng kagalakan. At pati ang mga anak ng Diyos, His fellow brethren, ay taglay din ng kagalakang ito sapagkat ang spirito ng ating Panginoon, ang pahid na meron siya, ang anointing na taglay niya, ay anointing din at pahid na tinataglay ng mga anak ng Diyos. Kung paano ang ating Panginoon ay nagtaglay ng kagalakan. Nasabi ni Apostol Pablo sa chapter 12 ng Hebrews na dahil sa kagalakan na inalagay ng Diyos Ama sa kanyang puso, nagawa niyang tiisin ang lahat ng mga bagay. Di ba? Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, nagtaglay ang ating Panginoon ng kagalakan at ang mga mananampalataya na makakaranas ng Espiritu ng ating Panginoon ay gayon din kagalakan ang kanilang mararanasan. So napakalinaw ng tinutukoy dito na Apostol Pablo, mga kapatid ko. Sa verse 10, ang oras natin ay hindi magpapahintulot. Sabi sa verse 10, "And thou, Lord," tingnan niyo po yung pangungusap ni Apostol Pablo na kanyang kinu-quotes dito. "And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands." Alin yung Lord na yan? Yung small O, R, D, capital L, small O, small R, small D. The Lord of hosts, the master of all things. Yung isang Lord na puro capital, Y, H, W, H. At yung po ay ang Diyos Ama. Sabi dito, "In the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest. And they all shall wax old as does a garment." Alin? Yung mga bagay na nilikha. Pagdating sa verse 12, "It as a bestiar shall thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail." Sundan niyo po ba, mga mahal kong kapatid? Ito rin yung nasa Hebrews 13:8, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Ang tinutukoy dito, bagamat hindi pinapangalanan ng Apostol Pablo na naroon na sa pasimula na lumalang ng lahat ng mga bagay, nakahayagan ng persona ng Diyos Ama ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Na hindi nagbabago, na hindi kumukupas, na hindi tumatanda. Hallelujah! Sabi diyan, "Thou art the same." Pagdating sa Hebrews 13:8, kung ipaplas ni Sister Mary Ann sa ating isword, para lang makita natin ang napagandang verse ng Hebrews 13:8, pakiplas nga, Sister Mary Ann. "But thou art the same, and thy years shall not fail." At sa mga pagpapatuloy na pangungusap ni Apostol Pablo, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. His years, from then," mula noon hanggang sa mga panahon na darating, hanggang sa magpawalang hanggan, "siya'y hindi mabibigo. Hindi siya magbabago. Siya ang kahapon, ang ngayon, at ang sa hinaharap, at ang walang hanggan. Siya ang pasimula." Sabi pa ng ating Panginoon, "I am the Alpha and the Omega." So ilang mga slide na lang to, mga kapatid ko, pagtiisan niyo. Colossians chapter 1, verse 15 to 19. Ito na banggit din to ni Apostle Pablo kanina sa Hebreo, yung image of the person of God the Father. Ang ating Panginoon, siya ang larawan ng Diyos Ama na hindi nakikita. Sabi sa verse 15, siya ang imahe, ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Sino nga yung hindi nakikitang Diyos? The self-existing one. The capital L O R D Y S W H. Sino yon? Ang kinilalang Lord ng ating Panginoon, ang kinilalang Ama, at kinilala rin niyang Diyos, ang Diyos Ama. Ang attributes ng pagiging Panginoon, ang attributes ng pagiging Ama, Diyos, lahat ay naroon sa Ama. Pero ito'y inihayag sa pamamagitan ng kanyang anak sapagkat siya hindi nakikita.
Para makita siya at para maranasan siya at para ma-express niya ang lahat ng mga bagay. Narito ang kanyang anak na nagpapakilala sa kanya, na nagbuhat sa pasimula. Sabi diyan, who is the image of the invisible God? Ang ating Panginoong Jesus, ang larawan, ang katawan, ang templo ng Diyos, Ama na hindi nakikita, na ngayon ay nakaluklok sa trono sa mga langit. Siya ang panganay pala. Diba? Naging panganay na siya dito. Naging una na siya. Bakit? May mga sumunod sa kanya. For by Him were all things created. See? So meron ng mga sumunod. For by Him were all things created. Maging sa langit ang mga anghel, at dito sa lupa ang mga tao, mga hayop, ang mga puno, nakikita man o hindi nakikita. Mga pamunuan man, mga luklukan, mga pag-ahari, mga pamamahala o kapangyarihan, lahat ay nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang kapahayagan na meron si Pablo, ito ang kapahayagan na meron sa Apostoluan, na merong nagbuhat sa pasimulan. At ito ang Diyos na kanilang nakikilala, that which was from the beginning. Bago pa in the beginning ng John 1:1, meron ng Proverbs 8:22-23, I was set up from everlasting. Sa pagpapasimula ng gawa ng Ama, ang ating Panginoon ang pinakaunang ekspresyon ng gawa ng Ama. I hope malinaw, mga mahal kong kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 17, and He is before all things. Siya ang nauna sa lahat ng mga bagay. And by Him, all things consist. And He is the head of the body, the church. So see, siya na nauna sa lahat ng mga bagay at lahat ng mga bagay ay nakaukol sa Kanya, nakatali at nakaugnay sa Kanya. Siya pala ang ulo ng katawan, ang ulo ng iglesia. Sino to? Ang ating Panginoong si Kristo na siyang naroon sa pasimula. Kung ano ang kapahayagan na meron sa Apostoluan, ay kapahayagan din na meron si Apostol Pablo. I hope nasundan nyo, mga mahal kong kapatid. The firstborn from the dead. Alam nyo, binubulay ko itong the firstborn from the dead na ito. Hindi ko lang muna hinailage kasi malawak din itong usapin. Hindi po ang tinutukoy dyan ay panganay. Ang ating Panginoon naging una sa lahat ng mga nabuhay sa mga patay. Sapagkat bago pa dumating ang ating Panginoon, sa physical na kalagayan, meron ng mga taong nabuhay sa lumang tipan. Nakaranas ng kamatayan physically at muling nag-resurrect, di ba? Napakaraming account sa lumang tipan na namatay na pero muling nabuhay. Ang tinutukoy dito, mga mahal kong kapatid, the firstborn from the dead, mula sa kawalan. Eh, di ba yung tinatawag na spoken word, mula sa wala ay nagkaroon? Ibig sabihin, mula sa kawalan, ang ating Panginoon, siya ang kauna-unahang nagtaglay ng buhay na mula sa Ama. Hindi siya nag-i-exist dati. Mula sa kawalan, ang naroon lamang ay si YHWH, ang Diyos Ama, ang self-existing one, pero mula sa kanyang kaisipan, merong mula sa wala na lumitaw. Nabahagi niya. Siya'y nagsilang at ito'y natawag na banal na spirito at ang banal na spirito na ito ay nagtaglay ng maluwalhating katawan at ang katawang ito, kung itutuloy natin ang pagbasa, sabi dito, that in all things He might have the preeminence. See? May kadugsong na mula sa wala, mula sa kamatayan, na dati hindi niya kasama ang Diyos Ama, nang meron lamang sa eternal ay ang self-existing one. Ang ating Panginoon ay wala pa sa eksena, pero siya ang kauna-unahang buhay na lumitaw mula sa eternal na buhat sa Ama. Upang siya daw po ay magkaroon ng preeminence sa lahat, pangunguna sa lahat. At yung mula sa pasimula na yon, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo,
Kataglay ang buhay na galing sa Ama na nakilala natin at ipinapakilala ng banal na kasulatan, tinatawag na Holy Spirit, banal na Espiritu, at walang ibang tinutukoy dito ang ating Panginoon na nagtaglay ng katawan na maluwalhati at ay naging katawan ng Diyos Ama. Sabi sa verse 19, it pleased the Father. It pleased the Father. Yung kulay blue kanina na L-O-R-D na naroon sa lumang tipan, sa Proverbs, sa Psalms, sabi doon, ang kapuspusan ng Ama, minagaling ng Ama, ito yung inordina ng Ama, ito yung sinet up ng Ama, ito yung nahayag sa pasimula na ang buong kapuspusan ng Ama, ng pagiging Diyos, ay manahan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Diyos na hindi nakikita ay Diyos na naging visible. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Kailan ito nagpasimula, mga kapatid ko? In the beginning. Malinaw po ba? Sa pasimula pa, ang ating Panginoon ay tinahanan na ng Ama. The Lord possess the Son. Proverbs 8:22-23. Sabi nung nagpapakilala ay wisdom, the Lord possess me in the beginning of His way. Ang Diyos Ama ay inari ako, inangkin ako sa pasimula ng pagpapasimula ng Kanyang mga gawa. Ayop malinaw, mga mahal kong kapatid, pinagaling ng Ama na ang buong kapuspusan, lahat ng pagkakakilanla ng attributes ay mahayag sa ating Panginoon. Sumunod na slide, sa Revelation chapter 3, verse 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen. Kaya mga mahal kong kapatid, ito, munting adlib tayo. Yung amin na yan, na nag-aamin tayo, hindi po yan basta-basta. Ang amin na yan ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Para nyo na rin binabanggit ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan. Every time you say Amen, siya yan. This thing says the Amen. Ang Amen. Sino ang Amen? Ang matapat at ang totoong saksi at ang pasimula ng paglikha ng Diyos. Sino siya? Sino ang nagpadala ng sulat na ito sa mga iglesia? Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tuldok, siya ang pudlit, siya ang lahat na naroon sa Ama. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Walang mawawala kahit isang tuldok, kahit isang pudlit. Bakit? Si Kristo yon, ang ating Panginoon yon. Bawat tuldok, bawat pudlit, bawat katanungan, question mark, bawat patuldok, yan ay ang ating Panginoon. Siya ang tapat at totoong testigo ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Revelation 1:8, sabi ng ating Panginoon, ito yung ang pangungusap mismo ng ating Panginoon. Si Pablo nangusap, si Juan nangusap, sabi ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, the same in the beginning. Sabi naman ni Apostle Pablo, who is in the beginning? Sabi ng ating Panginoon, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning. Yung ending, wag na muna nating tunghayan niyan. Ang pinag-uusapan natin dito, siya na buhat sa pasimula. Tingnan niyo ang pagpapatuloy. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord. Hindi po yan yung capital L, capital O, capital R, capital D. Yan ay ating Panginoong Hesukristo. Which is the same yesterday and which was today and forever. At siya na darating. The Almighty. Sino yung Almighty? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi kasi po ng Jehovah, ang Almighty yung Ama, yung Mighty yung Anak. Ang Almighty po, ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kapangyarihan ng Ama, nahayag sa Kanya. Ano bang ibig sabihin ng Almighty?
makapangyarihan. At sino ang kapangyarihan ng Ama? Ang kanyang anak. Ang kapangyarihan, ang katalinuhan, ang karangalan, kabanalan, katwiran, ang lahat ng naroon sa Ama ay nahayag sa ating Panginoong Jesucristo. Sa huling mga talata, ito ang gusto kong iwanan sa inyo, mga kapatid ko. Sa huling kabanata at huling mga talata ng aklat ng Revelation, huling aklat ng Biblia, huling inulit ng Panginoon sa huling chapter at hulihang mga talata ng Biblia, sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Inulit ng tatlong beses, pare-parehas naman ang kahulugan na yan. Ang Alpha, ang ibig sabihin niyan, pasimula. Ang Alpha, yan pangunang letra sa Hebreong salita. Pag sinabing Alpha first, pag sinabing Omega last, inulit-ulit, sabi ng Panginoon, ako ang Alpha, Omega. Sabi pa niya, ako ang pasimula at ako ang katapusan. So halos iisa yung kahulugan, pero inulit-ulit ng Panginoon, ini-emphasize niya kung sino siya. Sapagkat siya ang faithful witness. Sabi ng Panginoon, ang dalawang ikid mas matibay. Ang dalawang ikid matibay, ang dalawang testigo matibay, pero kapag naging tatlo, mas matibay. Diba? Sabi pa ng pagpapatuloy sa verse 16, nagpakilala itong nagsasabing siya daw ang pasimula, siya daw ang Alpha, nagpakilala siya bago tapusin ang aklat ng Revelation sa huling kabanata, huling mga talata, ipinakilala niya kung sino siya. Sabi niya, I, Jesus. Sabi sa Proverbs, sa binasa natin kanina, I wisdom, I am strength. Diba? Ang dami, mga mahal kong kapatid, I am the beginning. Sabi niya, ako, si Jesus, na nagsugo ng aking anghel upang ipahayag ito, patunayan ito, ang mga bagay na ito sa mga iglesia. I am the root and the offspring of David. Ipinapakita ng Panginoon ang kanyang paghahari sa milenyong bilang hari ng mga hari na magmamana ng luklukan mula kay Haring David and the bright and morning star. Huling mga talata, last slide mga kapatid ko. Verse 20-21, huling dalawang talata ng huling kabanata ng Biblia. Sabi ni Juan na minamahal, siya na nagpapatunay ng mga bagay na ito ay nagsabi, narito, ako'y madaling pumaparito. Sino bang hinihintay natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Juan, narinig ko siya na nagsasabi, siya natapat, nagtitistigo, nagpapatunay, nagsasalita, nagpapahay ng mga bagay na ito. Sinabi niya, narinig ko, narito, totoo, ako'y pumaparitong madali. At ang sabi ni Juan, Amen. Even so, come Lord Jesus. Nagpakilala siya, sabi niya, I, Jesus. At tinapos din ni Juan na minamahal kung ano ang pagkakilala niya sa nagpasulat sa kanya. Sabi niya, Panginoon, bumarito ka na. Panginoong Jesus. At sabi pa niya sa mga mananampalataya, itong maganda, nang ito'y mabasa ko mga kapatid ko, ito ang pinakahuling talata sa Biblia. Biyaya. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaating lahat. Amen. Ang daming nakasulat sa Biblia, ang daming nangyari sa Biblia, ang kasalanan na isulat, ang pagkabigo ng tao na isulat, ang mga pagkukulang na isulat, mga mahal kong kapatid. Pero tinapos ng Diyos ang Biblia na ipinapakita ang biyaya niya na naroon sa kanyang anak. Na kung makikilala lamang natin ng ating Panginoong Jesucristo, mahay, matitiyak natin ang ating katatayuan sa mga huling araw na ito. Nasabi ni Juan, nang siya na nasa pasimula, ang pangalawang bibigyan natin ng pansin, aming napakinggan. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat, mga kapatid ko.
ang parto natin, siya na aming napakinggan. Sabi ng Diyos Ama, "This is my beloved Son whom I will please. Hear ye Him." At nawa, mga mahal kong kapatid, maranasan natin na mapakinggan ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sa ating lahat. Amen. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid ko. Ating palakpakan ang ating buhay na Diyos na patuloy nagpapakilala at papahayag ng kanyang sarili. Oh, hallelujah! Kulang yung palakpak na yan. Ang nararapat sa Panginoon ay walang katapusang pagpupuri, pagpapasalamat at pagkilala. Alam nyo, ang daming mababasa sa Biblia, nakatakot-takot, lalo sa Revelation, di ba? Sabi ni Brother Alex nung nakaraan sa Ocampo, yung mga duwag, yung mga mamatay tao, yung mga mapakyapid. Ang dami sa ating duwag dito. Ang dami ditong mamamatay tao. Ano sabi ni Juan na minamahal? Pag nagtanim ka ng sama ng loob ng galit sa iyong kapatid, mamamatay tao ka. Marami ditong mapakyapid. Sabi ng ating Panginoon, ang isang lalaki na tumingin ng may pagnanasa sa isang babae, siya'y nagkasala ng pakikiapid. Duwag tayo, mapakiapid tayo, marumi tayo, makasalanan tayo, mga duwag tayo, walang paninindigan, wala lang makain, nagbaback out na, umaalis na. Pero salamat sa mga pinili at mga itinalagang mga anak ng Diyos. Ang katapusan ng kwento ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa ay ang biyaya ng Diyos na nahayag sa kanyang anak. Kapag naintindihan natin ito, mga mahal kong kapatid, na merong Panginoong namamagitan sa atin, dumating nawa ang araw na ibigin natin ng Panginoon ang higit sa ating mga buhay. Tayo manalangin sa oras na ito, ating yukong ating mga ulo. O dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, sa iyong dakilang pangalan na inihayag ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa mga salitang aming napakinggan. Alam ko, Panginoon, meron kang layunin sa mga paksang ito na aming pinag-aaralan at tinatalakay. Nais mong magpakilala ng higit pa. Nais mong makilala ka namin ng higit pa. At salamat po sapagkat ito ay naroon na sa iyong kaisipan buwat pa sa pasimula. Salamat sapagkat itinalaga kami sa ganitong pagkatawag at kalagayan. Panginoon, salamat sapagkat nariyan ka parati sa buhay ng bawat isa amin. Nakilala ka namin sa pamamagitan ng mga salitang nakaabot sa amin sa banal na kasulatan na ito na aming nababasa, na aming napapakinggan, Panginoon. Salamat sapagkat mula sa malayong lupain ng Jerusalem, ang mga salita mo na hatid ang kaligtasan at paglaya at mga pangako ay nakaabot sa amin. At sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, ipinakilala mo sa amin kung sino ka at kung sino kami. Tulungan mo kami sa mga huling araw na ito nang higit pa, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magturo, mag-usap sa bawat isa amin. Alam ko, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan sapagkat ito ang sinabi mo na kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Sinabi mo pa, Panginoon, ikaw magtuturo sa amin sa lahat ng katotohanan. Ikaw ang gigiya sa amin sa buong katotohanan. At nagpapasalamat kami sa mga huling araw na ito, Panginoon, na sa dulong bahagi ng mga kapanahunan, sa panahon namin kinabubuhayan, nagpapasalamat kami sapagkat ipinapakilala mo ang iyong sarili sa amin at higit pang ipinapakilala. Lord, alam ko, ito ay dati nang tinalakay, ilang beses na namin itong tinalakay, pero ngayon ay kakaiba ang pagpapahayag mo sapagkat ito ay
ikinalaman na sa relasyon namin sa iyo. Higit naming nakikita, higit naming nauunawaan ang bagay na naroon sa iyo at sa amin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Ano man pong mga kakulangan ng bawat isa sa amin, ikaw nawa ang patuloy na magpuno, Panginoon. Tulungan mo kami, huwag ka nawang magsawa. Alam kong hindi kahihinto, Panginoon, sa paggabay sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan sa bawat isa sa amin, hanggang sa maabot namin ang hangganan ng aming pananampalataya. Sa maabot namin ng sukat, hallelujah, ng pangangatawan ni Jesucristo na iniukol mo sa bawat isa sa amin bilang bahagi ng katawan, Panginoon. Alam ko na hindi mo kami pababayaan sapagkat kami ay bahagi mo. Kami ay pag-aari mo. Maraming maraming salamat po sa gabi ito. Sa iyo po ay pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Itinataas sa iyo ang lahat ng bagay. Maraming maraming salamat po, dakilang Diyos. Ano man pong nasumpungan mo na kakulangan sa bawat isa, sa mga araw na kalipas at kahit sa panahong ito, sa oras na ito, ikaw nawa ang magpuno, Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat. Akin pong itinatagubilin sa iyo ang munting iglesia sa dakong ito ng Nabwa at kahit man po sa iba pang mga simbahan na iyong pinili at ibinangon, Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat. Amin pong dalangin ito sa mo at aming sinasampalatayanan sa iyong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says amen. 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 Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid po. Basahin nga natin ulit yung huling verse, Sister Marian. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang biyaya ng Diyos na naroon ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang awa na laging bago sa bawat umaga, ay mapasa atin nawang lahat. Amen. And amen. Alam niyo, mga kapatid ko, hindi tayo makakapagpatuloy kung wala ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Awitin natin, meron pang 5 minuto, Brother Billy, ito ang aawitin nating kanta bago tayo magkamayan. Habang kinakamayan natin ang ating mga kapatid, sinasabi natin sa kanila, sa biyaya ng Panginoon, magpapatuloy ako. Amen? Sa biyaya ng ating Panginoon, magpapatuloy ako. Awitin natin sa biyaya mo at tayo magkakamayan. Napaganda ng awit na ito, mga kapatid. Awitin natin na mayroong pagpapasalamat sa ating Panginoon at pag-asa sa ating mga puso na itong talatang ating binasa sa huling bahagi. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat sa biyaya mo. Salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Salamat sa iyong kaawaan sa bawat araw. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsan'y nadarapa habang ngunit laging may pag-asa, buhay ko ay may pag-asa. Thank you, Lord. Dahil, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa biyaya mo. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kundi sa pag-ibig mong wagas sa iyong salita, magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya. Verse 2, mga kapatid. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan, kahit
minsay napapagod ang aking isipan. Magsubok may magdaan, di ako Lord, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Lord, salamat. Salamat Panginoon. Salamat. Hallelujah. Salamat sa iyong biyaya. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Napakarami namin pagkukulang. Napakarami namin pagkakamali. Pero salamat. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Hallelujah! Ikaw ang nag-iingat sa bawat isa. Pupurihin ka. Purihin ka. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah! Thank you, Lord. Dahil sa biyaya mo, magpapatuloy ako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Kamayan natin ang bawat isa. Sa biyaya ng Diyos, magpapatuloy ako. Thank you, Lord. Di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas. Sa iyong salita, magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko. Thank you, Lord. Ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo, mayroong lakas hanggang wakas. Thank you, Lord. Dahil, thank you, Jesus. Sa biyaya mo. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you.